Pinagdadalingan mo naman! Tag team tayo, di ba? Nakabuhol tayo habang buhay. Promise. Promise. Oo naman, Popsicle! Ginagalingan mo naman! Tag team tayo, di ba? Nakabuhol tayo habang buhay. Promise. Promise. Galingan mo naman! Tag team tayo, di ba? Nakabuhol tayo habang buhay. Promise. Promise. Oo naman, Popsicle! Ginagalingan mo naman! Tag team tayo, di ba? Nakabuhol tayo habang buhay. Oh naman, Popsicle! Ginagalingan mo naman! Tag team tayo, di ba? Nakabuhol tayo habang buhay. Promise. Promise. ReTox was here. Nagkatuluyan na yung mga bida. Tapos na agad yung kwento. Bitin! Buti na lang pala, baby girl. Ang kwento natin, naghahanap pa ng happy ending. Wow, baby girl! Isa panaginip, di kita nakita nakabiskit ng ganyan. Uy, yan! May ipot ka pa eh. Ba't may panliiso ka? Siyempre, isa walang kasama ko. Popsicle! Kailangan mo umalis. Tuwing magka-quality time pa yung dalawa, lagi kang may dahilan para umuwi. Balikan yung tatay ko sa babaeng yun! Mas dumadagdag ka pa! Manong ka muna. Pare, hindi na namin kailangan dito. Teka, kayo ba? Hindi! Tropa ko lang yun si Red. Ano ba talaga ako sa'yo? Natatakot kasi ako ibigay yung 100% ko eh. Kasi paano kapag iniwan mo ko? Kaya ba mag-iiwan ka din? Pamilya, welcome sa ReTox to be continued MediaCon. Ako po si Ayi De La Cruz, ang inyong host for today at sobrang saya namin na makakasama po namin kayo ngayon. We are now live on the YouTube channel of ABS-CBN, sa Facebook accounts ng ABS-CBN, Star Magic, Rise Artists, and the Filipino channel. So hello to everyone watching us from around the world. Welcome
dito sa napakasaya natin na event for today because ngayon na, ngayong araw na ito at 6 p.m. Philippine time, to be continued na ang kwento ng ating mga minahal na characters from Too Good to Be True na talaga namang naging number one at hit series starring Kathniel. And this time, syempre hindi lang sila ang nakapukaw ng ating atensyon, nakakuha ng ating mga puso, na in love din tayong lahat sa love story nina Red at Tox. Kaya naman po ngayon, inihahandog po namin sa inyo mga kapamilya ang ReTox na spin-off ng Too Good to be True. Ito po ay mapapanood exclusively lamang sa YouTube channel ng ABS-CBN starting tonight at 6 p.m. Mapapanood po one episode per night. Simula po yan today, Tuesday, hanggang Friday. Tapos itutuloy po next Tuesday hanggang Friday for a total of 8 episodes po lahat. Again, every 6 p.m. Tuesday to Friday sa ABS-CBN YouTube channel po yan. So August 1 to 4 and August 8 to 11. At ngayon pong hapon na ito ay makakasama po natin, of course, ang stars ng ReTox to be continued and of course, the people behind this project as well. So sana po supportahan natin. Use our official hashtag for today, hashtag ReTox MediaCon. And now, without further ado, let's welcome the people behind this project. Unahin na po natin ang writer. Let's all welcome Miss Denise O'Hara. Hi, Miss Denise. Kindly join us here. Please greet everyone po. Hello. Good afternoon to everyone. Thank you for being here. Kahit na maulan, nagpapasalamat kami sa suporta. Yun lang po. Miss Denise, of course, was also part of Too Good to be True. Kayo rin po ang naging head writer doon. So talagang ngayon po, ay kamusta po yung feeling na ipinanganak niyo po itong spin-off? Ganun po kaminahal ng ating mga kapamilya yung characters ni na Red at Tox, kaya nagkaroon pa po ng spin-off. Yes, ano po yung nakakaramdaman nyo ngayon na finally ito po ipapakita na natin sa kanila ang continuation ng ReTox? Hindi, syempre, as creator, as content creators, very fulfilling sa amin na we were able to create another love team na maraming kinakakiligan. So, isa yun sa tinetreasure nung buong creative team namin with this new show. Maraming salamat din po talaga for introducing us to Red and Tox. At ngayon nga po, makikita na namin ano yung mangyayari sa kanila after. So thank you po, Miss Denise. You may take your seat now. At ngayon naman, isa pang nakasama rin natin sa Too Good to be True, one of the directors po. At ngayon ay siya na ang main director for Red Talks to be continued. Please welcome, Direk Paco Santa Maria! Hi, Direk Paco. Hello, everyone. Please greet our mga kapamilya. Good afternoon, everyone, especially our kapamilya present na nandito. Maraming salamat na sinamahan niyo po kami. And to those watching online around the world, good afternoon, good night, good evening, good morning sa inyong lahat. And Direk Paco, okay, what can you say about this spin-off? Kasi hindi usual po eh, di ba? Yeah, na talagang nagpo-produce tayo ng spin-off after a very successful run ng isang teleserye. Exactly. Pero ito nangyari po. Yeah, exactly. Actually, it was a challenge, no? Kasi usually, after a successful show, you have another season. But this time, it's a spin-off. It's, kumbaga, nakakabit siya, pero it's supposed to be standalone. So yun ang challenge sa amin. Oh, at mamaya we will learn more about ReTox to be continued. Thank you so much, Direk Paco. You may take you. Your seat now. At ngayon, welcome na natin, of course, ang stars ng Too Good to be True spin-off na ReTox to be continued. Unahin natin si Popsicles. Please welcome Yves Flores. Hi po, magandang hapon sa inyong lahat. Sana okay tayo kahit umuulan. Dito ka muna, Yves. Oh, bati ka muna sa ating mga kapamilya. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Sana lahat tayo nakakain na. Yun talaga, ano? Nakakain ka na ba, Yves? Hindi pa? O, di bali, mamaya marami tayong food. Okay, sige, upo ka muna, Yves. We'll see you later. At ngayon naman, i-welcome natin si baby girl ni Popsicles, Tox herself, Gillian Vicencio! Hello po! Maganda
magandang hapon po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagpunta. Alam ko po may mga pinanggalingan pa po kayo at hindi nga po maganda yung weather natin. Thank you so much po at ingat din po kayo mamaya sa pupunta nyo. Thank you po. Thank you po. Sweet naman na consider mo pa yon. Thank you so much, Gillian. Okay, upo na tayo. At tama nga po yun, no? Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga friends natin from the media na kasama natin ngayong maulang hapon na ito. So, guys, congratulations! Today is the day na mapapanood na natin ang first ever episode ng ReTox to be continued. 6 PM na po. Ilang oras na lang? Ano oras na ba? Oh, 2:45. Oh, more than 3 hours na lang po ay mapapanood na natin. So, kumustahin ko po muna kayo. Anong feeling na eto na mapapanood na? Simulan natin kay Gillian. Ate, kinakabahan ako. Kinakabahan ako na excited kasi first time ko rin po siya mapapanood mamaya. Oh, so hindi mo pa napapanood kahit anong episode? May mga parts lang kasi ano, pero yung buo hindi pa. Oh, so kasabay ka namin na course. Manonood ng premiere 6 PM. Ano yung unang pumasok sa isipan ninyo nung nabalitaan nyo na gagawa ng isang spin-off dito nga sa Too Good To Be True, itutuloy yung kwento ni na Red at Tox? Naalala nyo ba kung paano nyo nalaman? Actually, sinabi sa amin nung Christmas party ng Too Good To Be True. Parang akala namin nag-joke lang yung mga producers, sila Ate Cathy, sila Ate Ro, na okay ba kayong dalawa? Akala kasi nila hindi kami okay. Dahil? Hindi ko alam. I mean, hindi kami okay na magkasundo pa ba kayo, close pa ba kayo. Tapos sabi, oh naman, okay kami. Tapos sabi, bala kasi namin gawan kayo ng, ano, itutuloy yung spin-off nga, gagawa ng spin-off ng Too Good. Tapos, sabi ko, seryoso ba? Parang never pa nangyayari yun na after ng isang series, itutuloy nung second layer yung story nila. Tapos yun, sinabi namin sa kanila na parang pwede bang humingi ng 1 month muna. Break muna. Parang enjoy muna natin yung party. Then, ayun nga, tinawagan kami na itutuloy na daw. Pero, dahil busy sa school si Julian, ako, busy ako sa work na ginagawa. So, na-move, kaya ngayon at least tapos na. Yeah. Yes, pero totoo yun, hindi talaga usual ito, no? So, talagang kita natin yung impact na naiwan nung mga characters ninyo. Kayo ba, nung lumalabas ba kayo during the Too Good To Be True run, tinatawag ba kayo na Tox tsaka Red sa labas? Kasi tayo, Gillian, di ba, magka-volleyball tayo sa Star Magic All-Star Games. May mga panahon doon, kumari, yung character mo. So, kayo ba, may experience kayo doon? Naramdaman nyo ba na, teka, iba yung characters na to, ah? Parang natatawag na ako ng ganito sa labas. Actually, ate, yes. Tapos may time pa nga may nagsabi sa akin na ano, parang, okay lang ba, Tox, yung tawag ko sa'yo, hindi ka ba na-offend? Ganyan. Sabi ko, hindi. Actually, ansaya nga sa feeling na tumatatak talaga yung character dun sa mga tao. Kaya hindi po siya offensive. At maraming salamat po sa tumatawag sa aking Tox. Ikaw, Ives? Pag nasa labas ako, ang unang tanong sa akin, nasan si Tox? Laging ganun eh. Kahit saan ako pumunta, nasan si Tox? Parang before namin gawin tong ReTox to be continued, parang nagpakulay kasi ako ulit para sa character ni Red. Oo. So habang parang nakahiga ako tapos hinugasan yung buko, parang asan po si Tox? Ganun yung tanong. Parang okay. So after ng ilang months na lumipas na inahanap pa rin kami. So sakto itong gagawin namin. Totoo ate, kapag pag nakita ako ng mga tao, ang kasunod nun, asan si Red? Ganun talaga. So grabe, di ba? Yung naging effect ng inyong pagganap sa characters niyo sa Too Good To Be True. Now I want to talk to Miss Denise naman. Miss Denise, of course, bilang kayo nga yung writer, alam nyo talaga kung sino, sina Red and Tox. But did you, sobrang rich nung background nila na nagkaroon pa talaga ng space para ituloy yung kwento nila. Gaano po kaaga nyo na ramdaman na, teka, parang pwede pa to i-push, pwede pang ituloy? Siguro nung hiningan kami ng mga concepts kasi, tapos parang at the time kasagsagan din ng Too Good, tapos napansin naming malakas yung following nung ReTox. So parang, syempre una, bato-bato lang, what if gawa natin ng spin-off, hindi pa nangyayari yun na merong spin-off. So we were so happy na parang we were able to pull it off. Kasi sabi nga ni Ives, di ba, hindi siya usual. Ang hinihingi sa amin, season 2 or season 3, di ba, ng mga
fan. So parang ang ganda rin na yung twist ang binigay namin, spin-off. Yes. So ano po yung magiging difference ni na Red at Tox dito sa spin-off na to compared dun sa nakita natin sa Too Good to Be True? Pwede po bang pahingi ng konting pasilip? What can we expect from ReTox? Okay. Sige, direct. Dito kasi, yun na nga, spin-off siya. So, we can't, parang hindi kami pwedeng lumayo kung what we've established, kung sino si Red and Tox before. Na same vibrant characters, na funny, light, ganyan. Pero we wanted to portray them in a deeper way. Gusto namin mapakita yung mas malalim pa. So dito mapapanood nyo na sila pa rin, pero mas makikilala nyo po sila. Ooh. Kayo ba, Direk? Kasi kayo po ay yung second unit director sa Too Good to Be True. So talagang ang madalas na director ni na Gillian and Yves, talagang kayo yung nakaka-handle sa kanila madalas. So ano ba yung napansin nyo sa kanilang dalawa, sa chemistry nila? Why do you think na talagang nag-click ang ReTox? Kwento ko na. Gusto namin yan. They actually, yun nga, I had the privilege of, after pinasa sa akin ni Direk May yung plot nila. So parang I had the privilege of working with them. Tapos, very natural, very organic kasi sila. Yung plot dun sa Purok Onse. Pero nung, when creatives came up with the love team, parang paano to? Diba? Kasi kailangan ma-merge yung characters nila. Ano, no? Pero on and off set, they had chemistry already. So yun yung magic nila na parang nadalian kami. Pero of course, after a while, nag-break muna kami, di ba? Yes. I had to meet with them. O, gagawin natin to ulit, di ba? Parang ano na, kaya pa ba? Ganito. Dapat hindi mahalata na nagpahinga tayo, ganyan. Oh. So yun. Oh, yun yung isa sa mga challenges din. Oh. Pero anong feeling na ano? Yun pala yung tingin sa inyo ni Direk Paco na hindi na sila nahirapan sa chemistry, talagang na-feel na onset. Baka pwede namang ano, konting message din dyan. Tinago ko ba? Dahil ako. Hindi, syempre po nakakatuwa. Sobrang nakakagala kasi actually kami mismo ni Yves hindi namin makita, hindi namin alam kung ano ba yung ano ba yung nakikita ng mga tao, bakit, 'di ba? Bakit? Ano ba nakikita nila? Parang bakit nakakilig? Ganyan. So, hindi rin naman maintindihan. Pero, ayun nga, ang dami nagsasabi. So, yun. Thank you rin, Direk Pox, kasi talagang tinulungan mo rin talaga kami. Mula tugon. Welcome, welcome. Kayo yeah. Yan, kayo yan lahat. Hindi, hindi. Wow. Now, ang ganda talaga ng combination. Combination siya ng, of course, excellent performance and of course, yung ano rin, yung storytelling din, yung characters. Very relatable yung mga na-friend zone, umaasa sa isang kaibigan na may iba ng ginojowa, tapos mayroong sasalo. So parang talagang very relatable din sa mga nanood na mga kapamilya. And speaking of mga kapamilya natin, alamin na natin kung ano ba yung mga tanong nila para sa inyo. So I'd like to welcome Mr. Justin Irons over here to help me with our friends from the press kung sino ang gustong unang magtanong. Justin? Ayan. Hi, VJI. Hi po sa creatives and cast ng ReTox to be continued. Una po, our heartfelt appreciation sa lahat ng members of the media na nandito despite the weather at maraming kasabay ng media conferences. Pinuntahan niyo po kami. Maraming salamat po. And to ask our first set of questions, we have the entertainment editor of Abantes, si Sir June Lali. Yeah, good afternoon. Yan, oh. Ang dami nyo nga kasabay. Grabe. Oh. Lima. Oh. Thank you po for being here. May anim pa pala. Anim pala si... Ano, pito lahat? Oh, yeah. Bongga. Oh. Ako nag-give up ako ng ano. Mas pinili ko to, mas malapit. Okay. Oh, mas malapit sa ibang kalagari. Pero ayun, ang bongga ng ReTox to be continued. Oo. Pero Gillian and Ibes, no? Oo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman nyo. May takot ba kayo or happy kayo? Siyempre, ang ReTox nga, kumbaga, parang ito yung spin-off to ng ano yan, ng Too Good to Be True ng Katniel, ni Catherine and Daniel. Yeah, nakalimutan ko ang pangalan ni Daniel. Anyways,
Oo, pero ang daming followers, syempre, even sa ano ha, sa Netflix, 'di ba? O ang bongga. Kayo, hindi ba kayo natatakot or natutuwa ba kayo na ang Katniel fans ay susuportahan tong ReTox nyo? Or natatakot kayo kasi nga ang lakas-lakas noon na baka biglang hindi kayo supportahan? At para masabing susuportahan kayo, ano yung pwede nyong sabihin na ay susundan pa rin nila to kahit wala na yung Katniel? And hindi ba kami masusurprise na baka may Katniel pala dito na special guesting? Hindi po natin alam. actually, mas sa una, mas natatakot kami na hindi sa kung may manonood eh, kung hindi yung magagawa ba namin ulit. Kasi ilang buwan na rin yung lumipas. Parang napahinga na kami, may ginawa na kami pang work. So nag-usap rin kami ni Jill na sabi ko, kaya pa ba natin to? Kasi baka yung magic wala na eh. And then sa mga supporters naman, siguro naman hindi numala ko na susuportan kami kasi wala pang too good, wala pang ReTox na related sa mga pinapost namin sa Gillian. Parang lahat ng tao hinihingi, may gagawin ba kayong dalawa? Ano bang gagawin nyo? Parang hinihingi rin sa amin ng mga fans na may gawin kami. So ngayon, mas natuwa sila na after ng too good, itutuloy namin yung story. So yun. So, Gillian, yeah. Takot po na hindi po panoorin at supportahan. May anong nararamdaman? Natatakot kayo or very happy kayo? Yan. Kasi syempre, sinuporta ng Katniel fans sa mga fans yung ano nyo, yung serye, di ba? Even sa Netflix, di ba? Yeah. Mas happiness po yung nararamdaman ko. Kasi ever since po nung nakasama ako sa Too Good, dun po talaga mas naging parang known yung pangalan ko dahil nga po sa characters, ganyan. So, masaya po ako and thankful din po ako na parang ginawa po namin to para mapakita pa po kung ano yung characters ng role, yung roles namin. Yeah, so spin-off to, kumbaga to, continuation, di ba? Kaya nga to be continued. Ikaw nung during nang sinabi nila sa'yo, tinanong mo lang ba yung creative, sila direct, kung mag-guess ba dito ang Katniel? O, siyempre, may mga ibang fans yun ang in-expect, yeah. Diba? Kasi meron ako mga nabasang ilang komento din na gano'n, o na sana mag-guess, o may surprise ba? Actually, tinanong po naman kung may mag-guess. Diba, direct? Pero, tingnan po natin. Panoorin niyo po mamaya. Yeah, talaga. So, mamayang 6 p.m. tututok, yes. Kami. Okay. Pero yun nga, but knowing Katniel kasi, di ba, they're very generous. Sana mapanood sila kasi parang may mga ganong expectation yung mga fans din na siyempre nagustuhan yung Too Good to be True series, di ba? Yan. Oo. Pero, yan, direct. Yan. Yes. Opo. Yan. Oo. So, gano'n ba kami ma-excite dito sa ReTox? Oo. Yung excitement ba namin sa Too Good to be True, eh, malalampasan pa ba to? Ibabalik ko yung tanong. Ano ba yung naramdaman niyo sa Too Good to be True? Mm-hmm. Diba parang actually, kasi si Salvi Aces, kanina nagko-comment niya siya. Sobrang gustong-gusto niya eh. Oo, yeah. Actually, yung isa sa character niya na gustuhan niya doon, si Tito Ronaldo Valdez. Tinatanong niya nga, sana isabali din dito si Tito Ronaldo. Mm-hmm. O lalabas rin ba? Opo. The, actually, yung all the characters of Too Good to be True were designed to be paano ba, relatable, lovable. And hindi, ganun din ang ReTox po. So, feeling ko naman po, kung ano yung naramdaman nyo, we brought that flavor into ReTox to be continued. Dapat hindi, as I said kanina, it's a spin-off. So, dapat hindi siya lumayo. But, standalone po siya. Something new na makikita nyo. Pero yung feeling po ng Too Good, it's still there. Oh, pero bakit po online lang ang naisipan nyo? Ba't hindi na lang ipinalabas din sa TV o kahit sa cable po, ang dami namang cable channels ng ABS-CBN. Yes, exactly. I think it's more of trying to discover other platforms that we can show our content. Kasi right after Too Good, kasi pabawa, nasa mainstream na siya or yung mga Netflix, ganyan, baka ibang platform, pwede natin pa, ipalabas yung mga content po natin. Yeah, ang bongga. Pero ibabalik ko ang tanong ulit kay Gillian and
Ives, yan. Kasi kanina, tinatanong ni, ano, mag-jowa na ba silang dalawa? Eh, abang tinatanong ko kayo, nasa kaliwa yung tingin ko. Mata ko sa'yo, nasa kanan, yung kaliwa. Naglalandian sila. O, sa tingin nyo ba, mag-jowa sila? Kayo na lang tatanungin ko. Ako po ba? Oo. Kasi sa siyempre, ikaw ang director eh, nakita mo sa set. O, kasi baka sila, mag-deny sila. O, pero kitang-kita kasi yung ano, landian nila. O. Sa totoo lang po, ako po ay litong-lito na rin. Tinatanong ko rin sila, kada kita ko, ano ba talaga? Medyo may inis factor na arte-arte naman, ano ba talaga? Pero ano po yan, very natural lang po naman talaga yung chemistry nila. Ayan, oo. Pero feeling ko nga mag-jowa sila. Nung una nga, sabi ni Salve, ang gusto raw niya magpanood, spin-off ng ano, yung role ni Ives sa A Soldier's Heart. Oo, oo, oo. Na mas gusto niya yata, lalaking kapareha niya. Pero sa nakikita niya sa dalawa, parang mas gusto niya na yung Gillian and Ives sa ReTox, di ba? Ayan. Anyways, we're so excited to watch your... Thank you. Hindi pala kayo sumagot. Oh, sagot daw kayo, naghihintay si Salve. Oh, kasi ta-title niya. Oo. Oh. Ay, ayan na. Mukhang magkaka-amin na. Yung tinginan nyo, parang sinasabi ni Gillian, ano, ikaw ba nga amin o ako? Oh, parang feeling ko, umamin na kayo, parang mas maganda, mas panoorin later. Oh, magte-trending kayo. Oh. Wala naman pong aminin eh. Ganito talaga kami ni Jill. Siguro yun din yung napapansin ng iba. Naakala nila kami, pero hindi. Pero kasi ganito lang kami. Ganito yung way namin na... Minsan hindi kami okay. Minsan hindi kami nagpapansinan, pero minsan ganito kami. Ito lang yung natural na kami. Malay mo, nag-expect si Jillian, naghihintay lang siya. Baka ako nag-expect. Ah, ikaw? The joke lang, joke lang. Ay, ayan. Oh, Jillian? Oo, oh my gosh. Oo, parang nag-expect siya. Si Ives pala yung nag-expect. Biro lang. Nag-expect ka? Hindi po, ganun lang po talaga kami magbiro. Naku, baka naghihintayan lang kayong dalawa. Ngayon na, oh, mag-amina na kayo. Dito na sa media ko. So, wala, hindi, ayaw niyong umamin. Okay, wala pang aaminin. Wala pa po nga. O sige, to be continued na lang sa next question. Balitaan po namin kayo kapag ganun. Thank you. Thank you po. Thank you po, thank you. Yan, salamat po Sir June Lali Novabante and Tita Salve Asis of Filipino Star ngayon. Grabe naman yun, first set of questions pa lang. Oo, painit na ng painit. Now, our next question is coming from Miss Reggie Bonoan of Bandera, Bulgar, and Pika Pika PH. Pero ako po ang magbabasa ng kanya pong katanungan dahil siya po ay nasa shy. Nahiya po siya. Okay. Okay, this is for you, Ives. Hi, Ives. Good afternoon. Marami talaga ang kinikilig sa love team ninyo ni Jillian as ReTox dahil napaka-natural. At that time ba, may kilig ka rin o dahil lang sa role? Natuloy ba ito off-camera? Paano mo ilalarawan ang muli ninyong pagsasama ngayon? May pagbabago ba after 2 years? Salamat po. Malaman ang kwento, ang ating tanong. Go ahead. Ito, kwento ko lang. Itong ReTox kasi, hindi namin siya in-expect. Parang wala siya sa script na binigay sa amin ng una, wala siya sa story. Tapos, sa mga eksena kasi, lagi kami nagbabardagulan ni Jillian, ni Tox, na hindi dinirek. So, wala sa script talaga. So, may mga eksena ng minsan, si Jillian, si Sukumi ko bigla. Na-off-frame kaya ako nun. Tapos, so after ng, sa gitna ng cycle, first cycle, nag-shoot kami. Tapos, sabi ni Direk May, pag-labdimin ko kaya yung dalawa. Tapos, ako parang, ha? Bakit? Ganun talaga yung reaction ko. So, ako nagulat. Kasi ang tingin ko kay Jillian, bata. As in, batang bata. Kasi yung tatangkad namin eh. As in, mama kami tatlo. Kami ni DJ, ni Matt. Tapos parang feeling ko may isang batang babae na kasama kami lagi. Tapos yun na, parang sa tagal, parang meron silang nakikita na hindi namin nakikita sa screen. Tapos eventually, parang na-realize namin na, oo nga no, parang may something na pag napapanood namin, which is hindi naman namin nararamdaman or sinasadyang gawin yun. So sa mga eksena, minsan may scene si Direk na dinirek sa amin na
hindi, parang nagpapanggap kami as mag-jowa. So bawal kiligin. So may eksena doon na hindi namin mapigilan. Parang kinikilig kami dalawa. Ito off-frame, pero kinikilig kami. Tas, so yun, ang nangyari, pinareshoot na lang inulit kasi hindi siya kasama sa scene. So yun, and ngayon naman, after 2 years na lumipas, parang yung relationship ni Toksha ni Red, mas lumalim na. Hindi na lang siya yung patwitams. Pero nandun pa rin yung character, nandun pa rin yung lightness, yung medyo may konting comedy. Pero dito kasi sa ReTox, medyo lumalim na siya ng konti. Parang, parang kasama na yung family, and sa friends, sa sarili namin, kung ano talagang gusto namin, bakit hindi kami okay, baka ma-spoil ko, sorry. So, ang tanong nga, kinikilig ka ba? Yun lang naman yung tanong. Kinikilig ka ba? Oo naman. Ikaw, kinikilig ka ba? Oo. Oo naman, may mga eksena po kasi talaga nakakilig. So, kahit binabasa mo pa lang siya, nakakilig na siya. So, mas nakakakilig siya kapag ginagawa nyo na. Kasi nakikita nyo na yung reaction ng isa eh. Diba? Yun yung pag nagbabasa kami ng script. Parang bigla ka na lang napapangiti na hindi mo alam. Ganun. So, yan. Thank you din kay Ate Denise kasi sobrang opo. Thank ang you ganda po ng sulat, yung characters parang saktong-sakto sa amin. Tapos yung mga eksena din. Sobrang nakaka-enjoy tsaka nakakatawa siyang gawin. Ini-enjoy talaga namin yung eksena. Lahat ng eksena namin. Balikan natin yung sinabi mo nga na hindi pala siya originally planned. So, Miss Denise, so noong una niyong kinonceive yung concept ni na Red and Tox, talagang hindi niyo inakalang magiging love team sila? Oo, kasi ang maganda kasi sa long form, di ba? Yung napapanood mo siya. So, nung pinipreview na namin ni na direct yung material and everything, sabi namin, pwede. Pwede itong dalawa. Kasi magandang may second layer. Kasi, di ba, parang hindi rin naman maganda na yun at yun, isang layer lang yung mapapanood. So nung pinapanood namin, lahat kami, naka-all smiles kami pag sila na. Kasi I think yung love team nila, aside sa Fresh, kasi naglalaro siya dun sa romantic trope ng magkaibigan, ng mag-best friend, yes, na very relatable. So I think kahit kami, nung pinapanood namin, pinipreview namin yung mga first weeks, nandun kami sa ganong mindset. So sabi namin, sige, i-develop natin. So we never expected na magsispin off pa siya. Mm-hmm. Yung ganon. So iba rin naman yung fulfillment na yon. Grabe no, dahil dun sa actors, sa chemistry ng actors, nagkaroon bigla ng kakaibang angulo. Now, direct dun sa nabanggit din ni Eves na biglang minsan sila lang yung gumagawa ng mga actions na wala naman sa script. Can you tell us more about that? Ano po inaalala niyo yung mga ganun na impromptu or adlib nila na wait, this works ah, parang uy, isama natin 'yan. Actually lagi nilang ginagawa yan. Wala sa script. Impromptu. At saka ano yan eh, thinking actors kasi sila. So, ipapaalam nila minsan gugulatin ka nila. Lalo na yun si Yves, I remember, bubulungan niya ako, direct, eto gagawin ko ha, para kunan mo yung natural reaction ni Jill. May mga ganyan. So parang ako, eh, kasi collaboration naman yan eh. For example, what I envisioned is like this. Tapos they will incorporate their treatment, also their vision, yung paano nila gusto gawin. Tapos nagko-collab kami. Oh, pati ikaw, nanonood ka lang sa monitor, ngumingiti ka na rin. Sign yun, tapos titignan ko yung mga TD, yung producer, pag nakangiti, oh, pwede, nakakatawa at nakakakilig, ganyan. Nang so-surprise, si Yves. Oo, kakunchaba ang director. Okay, ito naman ang second question natin for Gillian. Hi, Gillian. Same question with Yves. Last ka naming na-interview noon sa Bulacan at sinabi mong hindi mo sinasara ang possibility na maging kayo ni Yves off-cam. Ano na po ang development? Salamat! Ay, naku, binalikan ka sa dati mong sinabi, Gillian. Totoo naman yun. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung mga pwede mangyari, di ba? So, anong improvement? Anong development? Ano na ang development? Mm-hmm. Andun pa rin po. Ano? Eh? Ano? Nainis daw ako sa kanya. Hindi, kasi lagi nga kami parang aso't pusa, nagkakainisan talaga. Pero ang okay doon, naglalambingan din. Rin siya. Hindi naman lambingan, parang nag-ano ka rin. Ano bang term doon?
susuyuan kapag nag-away. Oh. Yun. Eh, hindi rin naman matiis yung ano ni Yves. Cute eh. Paano man suyo? Paano manuyo si Yves? Ako? Oo, ako paano? Ako sinusuyo eh. Ay! Joke lang. Hindi, ito kasi pag madalas kami magkatambo ni Jill. Pero yung simple lang. Tapos, ano lang yan, papatawanin ko lang. Tsaka hindi namin pinapatagal. Nadadaan sa pagpapatawa. Eh si Gillian, paano mansuyo? Wala. Eh? Uy, hindi oh. Paano? Hindi oh. Paano? Kunyari, kapag sa taping ganyan, di ba, bad trip kami sa isa't isa. Tapos sasabihin niya, mag-ano siya, manunuyo sa onte. Papakyot ganyan. Masuyin mo naman ako ganyan. Ginagawa ko naman ah. Ay! Dito sa kamay. Physical touch. So, i-request niya muna talaga rekta. Na, uy, suyuin mo naman ako. Tapos siya kagagawin ni Gillian. Oh, iba po, no? Iba ang kanilang dynamics. Yes. Thank you so much. Thank you po sa inyong questions. Yes. Okay. Ngayon naman, mapunta tayo sa ating next na friend from the press. Yes, Justin? Ayan, ang susunod na magtatanong ay si Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello, congratulations sa ReTox to be continued spin-off nyo. I just wanna know, ano yung, nung nalaman nyo yung balita na magkakaroon ng spin-off, ano, saan kayo pinaka na-excite? Sa pagkikita nyo ba ulit? Sa character nyo? And another question is, ano yung lessons na nakuha nyo dito sa character nyo? Thank you. Sige muna. Sobrang saya namin ni Jill nung nalaman namin na itutuloy na nila yung Red and Talks kasi feeling namin parang nabitin kami yung sama namin sa Too Good. And parang gusto pa namin ng, alam mo yun, parang more na eksena with Jillian. At saan kayo pinaka-excited? Siyempre, excited kaming makatrabaho ulit syempre yung isa't isa. Sila yeah, yung isa't isa and of course sila direct pa si Miss Denise, si Ate Rose, si Ate Kathy, pati yung iba. Yeah, yun talaga kasi ang tagal namin nag-shoot, so may sepangs factor talaga siya. So nung nalaman namin na magshoot ulit kami, na sila ulit yung kasama namin, masaya sobra. Tsaka diba itong Too Good To Be True, yung parang merong after, yung nag-bonding pa kayo na swimming ba yun? Tama ba? After? Diba? May ganong bonding moment? Yeah, ate. Yung, ayun yung Christmas na sinasabi. Yun yun, diba? Oh, yun. Ayun yung Christmas. Doon namin nalaman. Na usually, hindi ganun yung mga after teleserye, diba? Ganun ka bonded. Kayo parang ramdam namin yung pagiging pamilya ng Too Good To Be True na family. Now, yung second part ng question, yung learnings nyo naman daw. Learnings. Siguro ako, yun nga, gaya ng sabi ko dun sa kapamilya chat, ang natutunan ko siguro kay Tox is important, very important yung communication. Kasi syempre, kailangan mong sabihin yung mga feelings mo or yung thoughts mo para maintindihan ka ng tao. At maintindihan ka rin ng tao. Diba? Tsaka, ano ba? Yeah, yun. Forgiveness. Yun din, important na parang kailangan mo ayusin din yung mga bubog mo sa sarili mo, yung mga pinagdaanan mo para matuto ka from that and malaman mo kung paano siya i-handle in the future. Communication and forgiveness, yan ang natutuhan ni Gillian kay Tox. Ikaw naman, Yves, ano ang mga natutuhan mo kay Red? Ako naman siguro, discover ko na pagdating sa love, as a couple, parang hindi siya mag-work kung isa lang. Kung isa lang yung gusto mag-work, tapos yung isa ayaw. So dapat pareho kayo. Pareho kayo nag-reciprocate sa isa't isa. Kaya importante yun sa isang relasyon. Teamwork. Yeah, teamwork. Teamwork. Okay. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you, Angelica. Ayan, VJI, our next question is from starcinema.com. We have Yumi Javier. Hello! Congrats, Jillian and Yves. Thank you. Excited na kaming lahat. So for my question, we can base this on personal experience or your characters, but what are the pros and cons of falling in love with your katropa or your best friend?
Marami yan. Hindi pa ako in love sa best friend. Sige, as character. Siguro, una, pag na-in-love ka sa best friend mo, pwedeng ma-risk yung friendship nyo. Pag hindi kayo nag-work, parang wala na, sira na, pati pagkakaibigan nyo. Pero kapag nag-work, sobrang, alam mo, sobrang magtatagal kayo at sobrang kayo hanggang sa dulo. Kasi mag-best friend kayo, kilala nyo isa't isa, alam nyo na yung best tsaka worst nyo. So kung mag-work man yun, I'm sure naman na hanggang dulo kayo mag-isasama. Pero di ba, iba yung relationship ng mag-best friend sa mag-boyfriend at girlfriend na. So mag-iiba rin yung dynamics eh. Hindi, question lang. Di ba? Anyway, ako naman, tama yung sinabi ni Ves. Parang, yun nga, nakakatakot siya. Kasi hindi mo alam kung pareho ba kayo na nararamdaman or hindi. So may risk talaga. So parang ang mahirap doon is kung aamin ka ba o hindi din talaga. Yun. Sabi niya, paano umamin tas hindi pala yung gusto nung isa? Best friend lang daw talaga. Ang hirap nun. Kasi parang medyo may ilang factor eh. Na parang mag-best friend tayo tapos malalaman kung may gusto ka sa akin. So, paano ko i-handle yun? Siguro yun yung magiging dilemma. Parang ganun. So, from that, what, if you were to give love advice sa characters nyo, as Gillian and Yves, and you're talking to ReTox, anong mabibigyan yung love advice? Kay Red. Kay Red siguro, ano? Parang unahin muna yung sarili niya din bago yung ibang tao. Kasi si Red, lagi niyang inuuna yung kaibigan niya, family, lagi siya nagsasacrifice para sa mga kaibigan niya, pero hindi niya iniisip yung sarili niya. Ayun. So, kung ako kay Red, sana ngayon unahin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Para pag inuuna mo yung sarili mo, okay ka, so matutulungan mo din yung kaibigan at mga friend, yung mga kaibigan sa family mo. Ako naman, siguro, ang masasabi ko kay Tox, maging bukas siya sa tulong niya ng iba. Kasi may mga, alam mo yun, may mga problems na hindi mo masusolusyonan ng ikaw lang mag-isa din. Pero dapat maging open ka para maayos nyo din talaga. Yeah, yun siguro. Yes, Yumi. Okay na? All right. Thank you. Oh, ngayon parang nakakita na tayo ng konting glimpse dun sa mga magiging challenges ng ReTox dito sa mapapanood natin, no? Okay. So now, meron po tayong babasahin ng mga questions. This is from Nathan Dagami from KPEX Official. This is for you, Yves. Kung i-rate ang closeness niyong dalawa ni Gillian, 10 being the highest, nasa anong level na nga ang closeness nyo now since too good to be true? And was there a time na nagkatampuhan kayo o nagka-misunderstanding sa set? Medyo nababanggit nyo na to kanina, no? Pero sige, pakisagot, Yves. Siguro, kung i-rate ko, siguro 10, syempre. Hindi, walang halong biro, 10. Kasi may time sa buhay ko na down ako. Isa lang sinabihan ko, si Gillian. Siya lang nakinig sa akin. At kahit na paulit-ulit na sinasabi ko, hindi siya nagsawang makinig sa akin. Kaya yun yung masasabi. Kaya malaki tiwala ako sa kanya at may mga bagay na sekreto ako sa buhay na sa kanya ko lang din nasabi kasi pinagkakatiwalaan ko siya. Uy, ibang level ng closeness na yun, ha? Yung ano, yung talagang siya lang yung sasabihan mo, tapos hindi ka afraid na ipakita yung down na sarili mo, yung vulnerable side mo, di ba? Ibang level ng closeness nga yun. 10 nga? Oo. Okay. And ito na, was there a time na nagkatampuhan nga kayo, nagka-misunderstanding sa set? Lagi, kanina lang nga eh. Sabi nga sa amin ni Direk, pwede mo mamayan eh. And then may mga time lang na nagkatampuhan kami. Pero yung cute lang. Yung hindi siya seryoso.
may naalala ako, nasa set kami ng Too Good. I mean, nasa 10 kami. Ako, si Daniel, si Matt, saka si Jill. So, nasa 10 kami. So, si DJ kasi mahilig yung mag-drawing sa likod ng script. Tapos si Jillian, parang, hindi ko alam, may hawak yata siyang ballpen or nag-drawing din. Tapos kinuha ko. Parang, peram, ganun na ako, tapos nagsulat ako. Tapos mamaya, hindi niya na ako kinakausap. Sama na ng tingin niya sa akin. Ganun. Ganun lang kasimple. Hindi niya ako kinakausap ng sa eksena. Hindi niya ako pinapansin. Parang nakatingin lang siya ng masama sa akin. Pero hindi rin naman tumatagal. Cold ganun treatment si Jillian pag nainis. Hindi magsasalita, hindi ka kakausapin. Tapos ikaw yung mag-iisip, bakit? Ganun. Bakit? No, papaisip ko. Ano bang ginawa ko? Kahit kanina nga parang ramdam ko eh na parang may iba dito. Ang unang tanong ko sa anong problema? Anong ginawa ko ngayon? hindi ko sinasabi ate, pero pinaparamdam ko. Nararamdaman niya naman eh. Tsaka yung dun sa time na kinuha mo yung papel, uy. Nag-ano ka rin kaya, alam mo mali yung ginawa mo. Sabay mo, sorry na. Oo. Papel yung kinuha mo, papel. Oh, so hindi mo sinasabi. Tapos kakasabi mo lang kanina, communication yung natutuhan mo, ha? Talaga ba, Jillian? Communication? Hindi na naman sinabi ko na sa akin, nainis ako sa'yo. Pero naman. May improvement. Oo, at least, sinasabi na rin. Okay. Ito naman for you, Jillian. Gaano ka-similar si Tox kay Jillian sa totoong buhay? Anong mga qualities ni Tox na naiisip mo na sana meron ka rin? Qualities ni Tox na sana meron din ako. Oo. Una, ano yung similarities nyo? Tapos, ano yung sana meron ka rin na qualities niya? Similarities siguro namin. Yeah, sabi niya, boyish. Mm-hmm. Ganyan. Medyo mas intense lang si Tox. Tsaka, yung pananamit niya, medyo iba sa akin. Mas, siguro mas may pagka-girl pa din. Pero, yeah, boyish din. Sa personality naman siguro. Feel ko kasi, yeah, matapang kasi si Tox eh. Pero, emotional ba? Parang hindi niya ma-open din yung feelings niya sa mga tao. Siguro may pagkaganon din ako. May times, pero hindi naman lagi. Tapos, ano nga ate? Yung qualities na meron si Tox na wala ka, yung gusto mo sanang magkaroon din. Kumbaga, difference nyo naman, tsaka yung gusto mong maging magkaroon. Siguro matindi kasi, yeah, matindi kasi mag-love si Tox eh. Tsaka, yeah, kahit sa friends, ganyan. Diba? Ginagawan naman niya talaga yung lahat for that person. Yun lang, hindi siya... Ano ate, difference namin naman? Oh, yung kumbaga, kung ano yung meron siya na wala ka. Yung gusto mong makuhang quality niya. Detox. Yeah. Wala ba? Ganun na kayo kasimilar? Hindi, meron... Siguro ang difference na lang namin, ate. Uh-oh. Ako, kapag may nararamdaman ako, sinasabi ko. Kunyari, okay, may gusto ako dito sa tao na to. Sasabihin ko. Oh, rekta ka. Ganun. Kahit kaibigan ko siguro. Oh. At yun ang difference. Kasi si Tox talagang sobrang tagal na tinago kay Eloy, di ba? Oo. Fan ako talaga. Tugod to be true. Na-follow ko talaga siya. Okay, ngayon naman, punta tayo sa next questions from... Arian Heradura of Kapamilya Online World. Ako rin ulit ang magbabasa. For Yves, when was... Actually, pareho kayo ng tanong. For Yves and Jillian, when was your too good to be true moment? So, pili kayo na... Yung hindi kayo makapaniwala na, is this real? This is too good to be true. Pero, totoo nga nangyari. Ito. Ito siguro. Ito yun. Na yeah, hindi namin talaga expect na magkaka-spin-off after ng... Too good to be true. Akala namin yun na yun eh. So, siguro expect namin or may isip namin kung itutuloy. Pero movie ng buong series, di ba? Pero yung kami lang, parang, ha? Parang nagulat din kami dalawa. Na, seryoso ba? Akala namin una nagjo-joke lang sila, pero seryoso nga. So, ito na. Ito na yun. Anything to add, Jillian? Yeah, this is too good to be true. Ako yung, andito ngayon na kami yung nasa front, ganyan. So, yeah. Oy!
Uy, may iyakan ba mangyayari ngayon? Uy, palakpakan naman natin sina Yves and Gillian. Oh, deserve na deserve nyo to, guys. So, oh. Alright. Now, let's go to our next friend from the media. Yes, Justin? Ayan, we're down to our last two sets of questions. For our next set, we have from Manila Feed, Chad Rosete. Thanks, Justin. Okay, congratulations, Gillian at saka kay Yves. So, for my first question, ayan nga parang nasagot ni Gillian na sa tagal ninyo bilang kapamilya at minsan as best friend ng bida and then minsan kayo yun naman yung bibida, how does it feel? Gaano ka-importante sa inyo yung proyektong to? Para sa akin po, and of course, tingin ko para kay Yves, though madami ka naman na ano, pero iba po kasi to eh. Sobrang important po siya sa amin kasi talagang love namin yung characters. Love namin si Red and Tox and super thankful po kami of course sa production, kaila Direk, kaila Miss Denise, kaila Ate Ro, kaila Ate Cathy, sa lahat po kasi binigyan po nila kami ng chance na gawin ito. Yeah. Yeah, para sa akin naman siguro sa ilang years na rin ako nasa industry. Parang siguro kung lead man or hindi, parang every project is a blessing talaga na hindi naman lahat nabibigyan ng work and dapat gawin mo talaga yung best mo kahit ano pang character mo or sino ka man sa kung ano man role na ibigay sa'yo. Dapat gawin mo siyang 100%. Yeah. Parang lagi mong isipin na ito yung last work ko. So ibigay mo lahat. And sobrang saya din namin and thankful sa lahat ng staff at sa director namin na parang salamat sa tiwala. Yun talaga ang sinabi namin, Jill, sa nila. Parang salamat kasi parang sino ba naman kami para pagkatiwalaan? Diba? So yun, maraming salamat sa kanila. Ati Cathy, Ati Ro, Direk Pax, Ati Denise, sa lahat ng writers din and staff. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Kung wala, hindi dahil sa inyo, parang wala kami ngayon. And of course, kay Direk Loren. Sobrang effective ng mga character nyo, si Red at saka si Tox. So parang, saan nyo hinugot yung mga characters nyo na yung emosyon niya? In real life ba, na in love na kayo sa friend nyo at nasaktan? Ay! Parang hindi pa po ata ako na in love sa friend ko. Hindi pa po. So, siguro, may times po na hinuhugot ko sa personal na buhay, pero ibang bagay. Pero minsan din po sa script na po mismo, kasi may mga bagay nga na hindi ko pa na-experience. So, dun ka na lang din po talaga ako. And of course, sa tulong po ni Yves, and of course, si Direk, ayun, na ilalabas naman po. Ikaw? Ako siguro, every time na gagawa ko ng role, parang sinisigurado kong medyo naiiba siya sa last kong ginawa or may iba man lang. Kasi minsan, malapit sa akin yung character, so madali siyang gawin. Oo, sabi nga ni Chad kanina, no, yung question ni Chad about your characters nga, o ano pa yung pwede niyong masabi? Yes, go ahead, Chad. Ayan, sorry. Eh, tuloy ko lang. Nawala ako, sorry. And, lalo na sa drama, parang kung iiyak si Red, parang sa tulong din ni Direk pa ako. Kung iiyak si Red, alam ni Direk pa ako kung si Yves yung umiiyak, hindi si Red. Parang ganun. So, may time na sinabi na akong Direk, ni Direk Pax na, Yves, hindi si Red yung umiiyak, ikaw. Sabi niya sa akin. So, alam namin yung pagkakaiba. So, pagkasabi niya sa akin yun, parang, uy, oo nga pala, hindi si Red tong iyak na to. Ganun. Yeah. So ngayon pa lang, habang pinapanood namin kayo dyan, habang having this interview, parang nakakakilig na. So bakit nga ba, Yves, hindi na lang totohanin? So, ayaw ni Gillian. Joke lang. Do you find Gillian a girlfriend material ba? Ano yung mga nagugustuhan mo sa kanya? Ooh. Si Gillian? Oo naman, si Jill, girlfriend material. Una sa lahat, madali siyang suyuin, madali siyang patawanin. Napakasimpleng tao. Parang hindi niya kailangan ng mga mamahaling bagay. Like, may naalala ko dati na sa bandang, dito lang sa QC area, sabi ko kain tayo, tapos parang
Gusto niya isaw lang yung sa kanto. Ayun na nga, hindi niya maalala, sorry guys. Hindi, sorry, makakalimutin ako. Alam mo so, naman nga, yun. Simple lang yung mga gusto niya. Ayun yung marati. Tapos, madaling magpag-communicate as nakikinig naman siya sa akin. At lagi siyang naka-guide din sa akin. Parang ganun din ako sa kanya. So, ayun lang, ayun. Si Gillian naman tamay. Si Gillian naman, ayan. Ano po? Boyfriend material ba si? Si Ives. Oo, kasi malambing siya talaga, ma-effort din. Di ba kaya nga niya sinabi na siguro ang advice niya kay Red, unahin yung sarili. Kasi selfless po siya. Kapag love niya yung tao, pag importante sa kanya yung tao, mag-e-effort talaga siya at ipapakita niya yung nararamdaman niya sa'yo. Yeah. Okay, thank you and congratulations. Thank you. Thank you, Chad. Grabe yung isaw, kwento. Very similar ulit kina Talks and Red. Di ba may mga ganun kayong eksena doon? Yung mga street food, di ba? Okay. Yes, go ahead, Justin. Ayan, for our last set of questions, we have Albert Brian Abilido from Chicanes Avenue. Thank you. Hey, mabuhay! Hey, mabuhay! Congratulations. Thank you po. Ayan. So yung first question ko is, up to what extent are you going to give in for fan service? Like yung tipong... kinailangan ipakita yung bet na bet yung isa't isa sa public, etc. Aabot ba kayo sa ganun? Hindi. Hindi namin kailangan tingin. Yeah. Parang kami po kasi ayaw namin ipakita yung hindi talaga namin totoong ginagawa. So kung ano po yung nakikita nyo, yun po talaga kami sa totoong buhay. Yan. Parang ayoko din ng pinipeke yung mga bagay-bagay para lang supporta ka ng tao or panoorin ka. Parang kung ano nakikita niya sa amin ni Jill, kahit walang tao or walang camera, ganito lang talaga kami. Yun din yung, kaya din kami pinagkakamalan na kami ng mga kapwa-artista namin. Kasi minsan, kapag may mga event, tas nandun lahat, parang, ayun nga, parang kayo ba? Parang ganun. Or minsan yung mga kaibigan ko, like yung mga friend ko sa Soldier's Heart, sila Nash, parang sinasabi, kumusta kayo ng girlfriend mo? Sino girlfriend? Si Jillian, ha? Hindi ko girlfriend. Parang akala nila ganun. Kasi ganito kami... in real life eh. So, sa mga eksena din, parang andali lang din. Kasi kung ano nakikita nyo sa mga eksena, ganun lang din kami, parang hindi na rin namin masyadong inaarte. Parang kami na to, parang ito lang talaga kami. Ganun. Follow through lang on that. It makes sense, no, na sabi nga nila kung ano sila, yun yung pinapakita nila. Kasi kanina nga rin, sinasabi nila direct pa ako, minsan, napapansin nila pag hindi sila okay. So, ibig sabihin, talagang totoong-totoo sila. Like, kapag hindi sila on good terms, ay pinapakita rin nila yun. Kapag happy sila, pinapakita nila. Yes, Sir June Lalin. Yes, Miss Salve. Yes, Miss Salve. Ay, meron daw bang pumipigil? Bakit daw hindi totohanan? Sorry, Albert, na meron tayong phone-in question. Connected naman. Okay. Ay, kilig na kilig daw kasi siya sa inyo. May pumipigil daw ba? Wala naman pumipigil sa amin. Ay! Pero? Ikaw sa mga... Bakit ako? Hindi, syempre for now po, trabaho po muna. Tapos tignan po natin kung saan po talaga siya papunta. Kasi masaya naman po kami sa... Sabi niya po, pwede niya daw ba ako ligawan after 2 years nung nagsushoot pa kami ng Too Good. Totoo pabiro lang yun. Pabiro ko lang sa kanya yun. Pero actually, nakaka 1 year na. So may 1 year. Ay! Wait! Let's see. Joke. Gusto namin malaman, anong sinagot mo doon, Jillian? Kasi hindi ko alam kung seryoso siya or hindi. So tinatawanan ko lang siya. What if tanungin mo talaga, Ives? Kasi namin direct pa ako. Eh. Direct pa ako? May anything to add po kayo doon? Wala naman. Siguro, sa generation lang siguro. Ano, seize the moment lagi. Hey! Yun lang ang sabi ko. Grabe, supportado ng ano, ng director, ng staff, oo, lahat. So kahit daw ba MU, wala talaga. May phone-in na naman si Miss Salve. Sorry, Albert. Ano?
pinag-uusapan po nila. Mutual understanding, MU. Walang label pero kami, ganun, MU, ganun po parang ba yun? Ganun ang parang pagkakaintindi ko. Tama po ba, Ms. Salve? Depende raw sa interpretation nyo. Siguro naman po meron mutual understanding about each other's feelings. Ganun. Worth it ang phone in question? Oo, nakakuha tayo ng ganun. Ay, yung mga tapik daw sa likod, ang bongga, ha? Sign daw na mag-jowa. Oh yes, sabi ni Sir Jun. Sabi ni Sir Jun, ano daw, oh, hindi makaalis yung mga press dito dahil kinikilig sa inyo kahit na may segue sila actually na iba pang MediaCon. Ganun po talaga yung magic ng ReTox. So, oh. Actually, ganyan din yung mga tanong sa amin ng mga co-actor namin sa Too Good. Lagi ako, minsan, lagi ako nako-corner ng mga girls sila, Tita Jelly sila, katanim, ano na, ganun. Tapos hindi ako sumasagot, parang nainis sila sa ano. Ba't ako tinatanong nyo? Si Jillian naman tanongin nyo. Yung ganun, lagi. Linawin ko lang, sabi mo, Tita Jelly de Belen and Catherine Bernardo, kahit sila, tinatanong sila, pa. Sila, actually, lahat sa lahat? Set. Pati sila, Drake May, sila, Anong tinatanong Judy. Nila sa'yo? Kung ano daw meron sa... So, hindi rin naman bago sa amin na tinatanong din ng iba. Kahit sila, nai-intriga rin. So kaya, kaya pag nagpo-post si Jillian ng picture ko, parang fina-flood nila sa baba. Kinikilig din kasi talaga sila. Okay. Ay, nagbubulungan na naman po sila. Okay. Sige lang. Wala? Okay. Sorry po. May gusto ka bang idagdag, Jillian? Wala na raw. Okay. Mabalik tayo dun sa question ni Albert nga. Okay, ayan. Go ahead. So, like, kasi sabi nga, somehow, parang may mutual understanding with each other's feelings, ganyan. But how do you manifest it physically? Like, umaabot na ba kayo na off-cam, may holding hands, or do you go on date together na kayo lang, or may nagkikiss? Char- Baka lang naman. Lumalabas naman po kami minsan. Kasi, minsan lang, kasi ang layo po. As in, kayong dalawa lang, ha? Minsan, bumibisita ako sa bahay nila. Madalas pala. Parang, pag may... Kunyari po, may ganap po kami. Susundiin niya po ako, tas ahatid niya po ako sa bahay, ganyan. Tas may time ko po kung walang work, tas may ganap siya dito sa Manila. Kasi taga-Tarlac to eh. Ang layo. So kapag may ganap siya dito, minsan naaayain niya po ako lumabas. Ganun. Thank you, ha? Pero may mga pa-holding hands na rin naman kayo na off-cam. Yung hindi nasa mall show, ha? Yung hindi raw for work, bale. Oh. Hindi for work. Sige na. Minsan din na nakakalimutan namin na nakahawak pa lang kami sa isa't isa. Ay, ang tare naman. Natural. Pero wala yung, hindi namin, parang walang mali siya sa amin dalawa. Nakahawak lang walang sa... Mali di ba yun? Na-experience mo ba yun, Albert? Walang mali siya ka holding hands. Kasi naalalayan mo, di ba? Akit kayo ng hagdan or tatawid kayo ng daan. Totoo, Jillian, pag ginawakan kamay mo ng wala lang, di ka ba aalarma? Di ba? Baka... aalarma? Hindi, baka kasi ganun talaga kami kapag nasa taping din eh. So parang nasanay na. Nasanay na na may ganun. So hindi na siya iba sa pakiramdam. Ay, ang taharay. Gusto ko yung comfortability na ganyan. Yes. And last question na lang. Naihina ako. Go, Albert. Yung last question ko is, anong tag dito? I mean, again, congratulations na ganito yung nangyari with your pair up. Kasi parang bihira nga to, yung second lead yung nagkakaroon ng ganitong chance. Ganyan. Pero like ngayon na you have this already, are you still open to the idea na, especially you, Yves, kasi you've been paired to a lot of girls already,
na after this sana naman kayo na talaga tuloy-tuloy as a pair at hindi na pwede sa iba. Kumbaga exclusive love team, open ba sila doon? Ganun ba? Oh. Oo naman. Parang, hindi ko ano kung pwede ko sabihin eh. Parang after this may gag... Ano? Ano nga? Ako actually wala akong narinig. Wala akong narinig. Yun nga, balikan ko na rin sinabi ko kanina. Sabi ko nga, no, too good, beatin kami sa as love team namin. So parang tinatanong nila ako na, oh, parang inaasar nga nila ako dati na, nila direct me na, oh, handa ka na ba maghiwalay kayong dalawa? Parang, ay. Pero parang para sa akin, para sa amin ni Jill, na parang, kung may work na magkasama kami, mas yun yung pipiliin ko, nakasama siya. Totoo. Actually, ginawa ko na ginagawa nga. Ginagawa niya talaga. Ginawa ko na nga ngayon. Mas pinili kong kasama siya. Ay, kasi sa ah, so nagkaroon ka na ng choice. Yeah. At pinili mo si Gillian. Wow. Gillian over money, diba? Oh. Nagkaroon ako ng choice na ma-partner sa iba muna. Mm-mm. Pero mas pinili ko si Jill. Kasi ayaw ko rin siyang iwanan na siya lang mag-isa muna. Siya lang mag-isa sa isang serye or ako. Parang mas pipiliin kong dalawa kami kaysa ako mag-isa. Oh, diba? Kita nyo na. Sabi ko sa inyo, diba? Inuuna niya ibang tao kaysa sa sarili niya. Mm. Iniintindi lang. Yan lang. Thank you. Parang umaba bigla yung buhok ni Jill. Kyle. Diba? Kanina pa. Thank you. Oy, congratulations. Thank you po. Thank you. Meron tayong phone in question. Pwede po bigyan ng mic si Sir June. Justin, pa-help naman. Actually, ang dami nating question dito. Worth it naman kasi ang daming magandang lumalabas na mga questions ni Ms. Salve and Sir June. Alam mo, Laling. Grabe talaga si Salve. Oo, feeling ko nga, mamayang gabi, oo, baka makabuo to eh. Oo, sa pagkakilig sa dalawa. President ka ng fans club. Alam mo, tamang-tama, dalawa ang dyaryo niya. Lagi niya kayo susunod sa Pilipino Star niya at saka sa PM. Alika na, magtanong ka na. Ang dami mong sinabi kanina. Ako? Alam mo, takot siya sa mic eh. Kayo na lang po ang magsabi. Ano po ba naaalala niyo? Ito na si Bix. Hello. Hi, Bix. Pero ano, nasubaybayan ko kasi yung teleserye nila. Bumalik pa kasi ako sa upuan. Oh, pero gaya nga nasabi ni Jillian kanina na open siya sa posibilidad na ma-fall siya kay Yves. Ikaw, Yves, ano yung masasabi mo doon? Reaction. Mafo-fall ako sa kanya? Si Jillian. Mafo-fall sa akin? Doon sa base, doon sa interview niya nung sa Bulacan daw. Na hindi niya raw sinasara ang possibility na mafo-fall sa'yo. Same din naman sa akin. Hindi ko rin naman sinasara na yung possibility mafo-fall ako sa kanya. Pero sa ngayon, masaya kami kung ano meron kami. Yun lagi ko sinasabi. Parang kung ano kami ngayon ni Jill, happy kami. And kung maging kami man, parang bonus na yun. Kayo ba bilang artista, nililimitahan nyo ba yung sarili nyo sa parang kilig na naramdaman sa kapartner ninyo? Parang pag naramdaman nyo yung kilig, parang I have to stop this. Parang hirap naman pigilin yung feelings. Na as yung hindi sa character. Yun nga, parang, ah, okay, gets. Depende. Depende, minsan hindi mo mapipigilan. Totoo naman yun, kaya may mga love team din, nakakainlove sa isa't isa. Kasi, sa araw-araw sila magkasama at yung samahan nila at mga eksenang mga romance, mga romantic na, ano, parang hindi rin maiwasan yun. Pero may mga actors din na pinipigilan kasi gusto na limitahan yung mga nararamdaman nila sa partner nila kasi parang trabaho lang. Ganun. Depende naman eh, sa tao. How about you, Jillian? Parang hindi, as a person na po, hindi as character, yes, di ba? Yes. Parang hindi ko naman po pinipigilan. Ina-acknowledge ko lang po yung feelings na yun.
Okay, thank you. Thank you. Very real talaga. Oo, si Gillian and Yves. Alright, Justin, meron pa ba tayong magtatanong? Or okay na. Alright, thank you so much to all of our friends from the media for being here. And I would also like to acknowledge na meron tayong mga TikTok influencers na kasama today. Hello kena Sherman Gamboa. Hi! We have Jezreel Ellie. We have Daryl Gonzalez Palesco. We have Kai Susan. We have Clark Martin, Lawrence Evangelista, and Rubenich Reyes. Thank you so much for being here. Maraming maraming salamat sa pagbibigay ng time ninyo. At ngayon, hihinga natin ang message ang ating mga kasama ngayon to invite everyone na in just... In less than 3 hours, mapapanood na natin ang ReTox to be continued. Let's start with Direk Paco. Okay, maraming salamat po ulit for joining us here this afternoon. Maraming salamat sa mga online na nanonood din. We invite you to watch yung drop niya mamayang 6 p.m. Wednesday, Thursday, Friday, episodes 1, 2, 3, and 4, mapapanood nyo. And then next week, August 8 to 11, 8, 9, 10, 11, yeah, 6 p.m. din. Abangan nyo ang ReTox to be continued. Maraming salamat po. Thank you, Direk Paco. Miss Denise O'Hara? Yun, nasabi nga ni Direk, starting Tuesday tonight, 6 p.m. ilalabas yung episode sa ABS-CBN YouTube Channel. Pakiabangan na lang. Gusto ko lang ding i-take yung opportunity to thank everyone involved sa show na to. Our entire creative, headed by our creative manager, Ms. Mel Mendoza del Rosario. Our writers, Jaja Amarillo, J.Mar Castro, and Raymond Barcelon, na kasama namin bumuo ng kwentong to. And syempre yung buong production namin. Maraming salamat. And of course, special mention din kay Direk May because, you know, captain namin siya sa Too Good To Be True. So, yon. Salamat sa lahat. Yay! Thank you so much, Miss Denise. Shout out to Ninang Mel, Mendoza del Rosario, and Direk May Cruz Alviar. Alright, now, Yves, it's your time naman to invite everyone. And sa lahat ng nanonood ngayon, ini-invite ko po kayo manood ng ReTox to be continued. Sana po supportahan nyo, katulad ng pagsuporta niya sa Too Good To Be True. And gusto ko rin magpasalamat sa mga taong sumuport at naniwala sa amin ni Jill, una sa lahat, Ms. Mel, Direk Loren, Ate Cathy, Ate Denise, sa lahat ng writers, Direk Paco, Direk May, sa mga dating kasama namin sa Too Good, maraming salamat. Salamat kasi nagtiwala kayo sa amin. Yeah. Thank you, Yves. Gillian? Ako naman po, una po, gusto ko pong pasalamatan lahat po na nandito ngayon. Again, maraming salamat po sa oras nyo. And of course, mga kapamilya, everyone, lahat po nang nanonood ngayon online, sana po ay panoorin nyo po mamaya ang ReTox to be continued. 6 p.m. po yan mula today, August 1 hanggang August 4 yung first part. And yung second part po ay mula August 8 to August 11. 6 p.m. po yan lagi. Sa ABS-CBN Entertainment's YouTube channel. Maraming salamat po. And of course, gaya nga po ng sinabi ni Yves, maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng Too Good To Be True and of course ng ReTox To Be Continued. Maraming salamat po sa pagmamahal, sa suporta at sa tiwala. Thank you rin po sa lahat ng nagmamahal sa amin. Sobra po. Thank you. Yes, we love you so much. And now may we request everyone to please stand for some photo ops as we thank everyone for coming here and for tuning in live sa ating YouTube channel ng ABS-CBN, sa Facebook accounts ng ABS-CBN, Star Magic, Rise, and the Filipino channel. Again, tayo po ay sumuporta mga kapamilya sa ReTox to be continued this 6 p.m. na po tonight, Philippine time, 6 p.m. exclusively sa YouTube channel ng ABS-CBN. This is a spin-off from the hit teleserye na Too Good To Be True. Nag-number one din yan sa Netflix. Talagang lahat ay nanood at tumutok at ngayon nga dahil sobrang minahal natin ang characters
nina Red at Tox, meron na silang continuation sa kanilang love story. Alamin natin kung ano pa ba ang mga adventures na mangyayari at talagang may experience nina Red at Tox. Of course, this is starring Yves Flores as Red and Gillian Vicencio as Tox. Kasama rin po natin dyan sina Mr. Earl Ignacio, nagbabalik bilang tatay ni Tox. At abangan niyo po si Ms. Mercedes Cabral, makakasama rin po natin sa ReTox to be continued. Patuloy po nating i-post at i-share sa ating mga iba pang mga kapamilya. And do not forget to use our official hashtag, hashtag ReToxMediaCon. That is our official hashtag for today. Muli po, maraming salamat mga kapamilya. Once again, ako po si Ai De La Cruz. Panoorin po natin ang ReTox to be continued this 6 p.m. tonight sa YouTube channel ng ABS-CBN. Goodbye mga kapamilya. Mag-ingat po kayo. Wow, baby girl! Isa panaginip, di kita nakita nakabiskit ng ganyan. Uy, yan. May ipot ka pa eh. Ba't may panliiso ka? Siyempre, isa ko lang kasama ko. Popsicle. Kailangan mo umalis. Tuwing magka-quality time pa yung dalawa, lagi kang may dahilan para umuwi. Nakingi mo balikan yung tatay ko sa babaeng yun! Mas dumadagdag ka pa! Manon ka muna. Pare, hindi na namin kailangan dito. Teka, kayo ba? Hindi! Tropa ko lang yun si Red. Ano ba talaga ako sa'yo? Natatakot kasi ako ibigay yung 100% ko eh. Kasi paano kapag iniwan mo ako? Kaya ba mag-iiwan ka din? Sa mga teleserye, pag nagkatuluyan na yung mga bida, tapos na agad yung kwento, bitin! Buti na lang pala, baby girl. Ang kwento natin, naghahanap pa ng happy ending. Wow, baby girl! Isa panaginip, di kita nakita nakabiskit ng ganyan. Uy, yan! May ipot ka pa eh. Ba't may panliiso ka? Siyempre, isa ko lang kasama ko. Popsicle. Kailangan mo umalis. Tuwing magka-quality time pa yung dalawa, lagi kang may dahilan para umuwi. Nakingi mo balikan yung tatay ko sa babaeng yun! Mas dumadagdag ka pa! Manon ka muna. Pare, hindi na namin kailangan dito. Teka, kayo ba? Hindi! Tropa ko lang yun si Red. Ano ba talaga ako sa'yo? Natatakot kasi ako ibigay yung 100% ko eh. Kasi paano kapag iniwan mo ako? Kaya ba mag-iiwan ka din?